it on DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Katropa Radio. Iba tayo. Welcome.
Welcome to ANGHEL ng MASA with my mama, Teena Clemente. Welcome to ANGHEL ng MASA. Ang patulong sa kapwa kailan may walang kapalit sa busilat mo na puso, di pinagkakait buhay mong inalay sa kapwa ay pag-ibig. Ang mga may problema ay iyong nadarama, ang sa'yo ay may lumapit, pakikinggan mo siya sa bawat dumating na pagsubok, may pag-asa. Anghel ng MASA, dulot mo sa kapwa aligaya, kaming igib sa luha, papaon mo'y saya. Anghel ng MASA, subok at sa amin ay ginhawa, dahil sa tamis ay iyong nadarama. Malambing mong tinig, aming mga problema ay nawawagi sa bisyo mong tunay na pamasay na kakamit. Katropa Clemente loves you too, Pauline, and also syempre kay Pearl. Ayan, lalo na si Pearl. Mga kaibigan, magandang hapon po. Welcome sa palatuntunang Anghel ng MASA ni Miss Teena Shotwell Clemente. Sa ngalan po ni Miss Teena, syempre, nga ako po muna ang inyong mga kasama sa, well, at least po, no, sa mga unang minuto ng palatuntunan, at kayo po ay welcome, syempre. At maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok at lagi pong sumusubaybay sa mga palatuntunan dito po naman sa ating magkasanib na broadcast ng DWDD Armed Forces Katropa Radio at ng ating AFP Virtual TV. Ayan, kagapay natin sa technical side, Sarge Regine Ascanio, nariyan din po si Sarge Jayton Dawaton, and also ang ating po namang kasama pa rin Ferdy, ayan, si Ferdy Ponce, at ang ating NCO po para sa ating programming ay nariyan po si Sarge Melody M. Nase. Mga kaibigan, ang palatuntunang Anghel ng MASA
MASA, syempre po ay tumatalakay sa iba't ibang mga yan, mga bagay, ano po. At narito po ang kanyang panauhin. Ipakikilala ko na po ang kagawad ng barangay Blue Ridge A, na ang ganda ng ano ngayon, ng tatalakayin. Alam mo, Women's Self-Defense, mga kaibigan, si kagawad Michael Orosa. Hi, sir! Ayan, welcome po. Ayan, ilapit lamang, na, sir, natin yung mikropono. Ayan po. Ayan. And, ayan po. So, lahat ng mga nakatutok, kay na Richie, kay Mel, kay Semper Fidelis, narito na po, mga kaibigan, ang inyong anghel ng MASA. Ayan. Hello and goodbye. Narito na po ang si Miss Teena Shotwell Clemente. Siguro tanungin ko lang muna si Sir. Sir, gaano kahalaga ang matuto po ng self-defense ang isang babae? Yung isa siguro sa pinaka-importanting malaman muna is yung area ng sports. Wala po masyadong open sa mga babae. Sa mga lalaki po, marami pong sports na available sa mga babae. Kukonti, tapos hindi pa physical yung iba. Buti nga sumisingit ngayon yung volleyball sa kasikatan. Wow. At ang importante rin ang women's rights. Kasi tumataas po ang krimen at halos lagi ang nabibiktima ay ang mga babae. Mm-hmm. So, ang ginagawa po ng aming movement, bata pa lang po, as young as 6 years old, tinuturuan na namin na kanilang karapatan. Mm-hmm. Ang isa po ron na importante, yes, is hindi po lahat nakakaalam na mayroong tinatamag na women's desk sa pulisya. Correct. Not everybody, no? Opo. Okay. Tsaka kung ang nagpilit pong mag-question sa babae ay isang lalaki, pwede pong itapon yung nag-gather niyang evidence. Kasi ang dapat po mag-interview lang sa bata, lalo na sa babae, ay yung sa women's desk. Oo nga. Ayun, alam mo, actually, yan din isa sa tinatalakay ko kahapon eh. Bago tayo nagagalit, nagrereklamo, di ba maraming ganun pa rin tayo sa ating mga tao, kailangan we have to be knowledgeable kung ano rin nangyayari. So napakaganda ngayon sa inyong barangay, talagang iniikot ninyo, sinasabi ninyo, ito maaari niyo gawin, ito inyong options, di ba? Para alam nila kung saan sila pupunta. And that is really a very noble act, knowing you. Kasi knowing you for many years, yeah, talagang yun talaga ang pag-aano mo talaga sa kapwa mo eh. May talagang nadudun yung pagmamahal mo, pagkakaisa mo. Sana yung marami rin ang katulad mo na mga kagawad ay willing enough to share their knowledge. Para hindi maiwasan yung mga reklamo, maiwasan yung mga rally-rally, na hindi naman talaga ganun kailangan. Kasi everything po ngayon ay binigyan ng pusupuesto ng ating Presidente Duterte. Katulad sinasabi ko, kung may mali po sa barangay, kung may mali po sa kagawad, hindi kayo inintindi ng barangay kapitan, pumunta po kayo sa Malacañang Action Center. Nando doon, nasa opisina kayo, kay PNP ka, kay AFP ka, kay MMDA ka, kahit sino pa. Siyempre, panagsumbong ka sa amo mo, hindi ka naman pakikinggan. Di ba? So in short, pumunta ka sa Malacañang Action Center, isulat mo doon kung ano para maimbestigahan ng simple at sikreto yung iyong mga panukala, yung iyong mga nirereklamo. Yun ang importante doon. Ma'am Teena, marami rin hindi nakakaalam na may telephone number yan, ha? Yes. That's 8888. Yes. Kahit sino po pwedeng ireklamo ninyo dyan. Correct. At saka lalong-lalo na sa mga government agencies. Lalo diba? Po yun, yung hindi lalo kayo sa pinansin. Mga government agencies, napaka-importante yan, na ating ito ay binabaliwala. No? Yes, ma'am. So, ito ay isang kaalaman na maaari natin ibigay sa ating kapwa Pilipino, bata o matanda. Kung ikaw ay naabuso, inaabuso ka na yung magulang. Tama ako, Sensei Mike, yes, katulad ma'am. Na sinasabi mo, ako. Sa mga kababaihan, no? Bata, matanda o ano pa man. Kasi ngayon, hindi na lang ibang tao ang sumasakit ng kalooban ng ibang tao, minsan pamilya mo na. Opo. Diba? Meron po tayong tinatawag na bata pa lang sila, sinasabi na po namin kung ano yung Republic Act 9262. Sinasabi yung po niyo yung Anti-Violence Against Women and Children. Alam mo, Mang Teena, yung 9262, pag yan ang kinaso sa'yo, ang hirap manalo dyan. Napaka-stricto po niyan, yes. Pandepensa sa babae. Kaya pag nakasuhan ka, ang hirap kalabanin yan. Oh, see? And this is it is really something na ano, oops, imamain, so lumakas din siya. Sandali lang ha.
Imamay. Oh, ba yan? Volume anyway, so excuse lang po yung aking telepono. Well, anyway, Richie Lerin is watching us. Nakita mo si Chaplain Raleigh? Can you call her? Can you call him? Is he here? Chaplain Raleigh was here? Hindi ko alam. Well, anyway, and of course, kaya... Oh, Shireen Alvarez. Hello, Shireen. And of course, from Davao. Yes, from Davao. So, yung mga kasamahan po natin dyan sa tribo, na iba rin natin mga Muslims in Davao. Hello, kamusta kayo sa ating group nun? And of course, Richie Lerin is also watching us. Hi, Richie. And of course, Mel Mongar. Hello. At syempre, si Fidales din. Yan. Sa lahat-lahat ho na nakikinig, dumudulog. Uy, kanina ha, uso rin ba sa inyong vaccine? Ano pong vaccine? Vaccine sa mga aso. Ah, yes. Yan. Oh. Hello, Ate Mir na. Yan. Also, yung uso ngayon ng mga vaccine sa mga aso, so mga may animal advocacy. Now, sa amin barangay sa District 4. So, mula, of course, kay Councilor Malangit, and of course, Councilor Rilio, Suntay, ay talagang umiikot-ikot ngayon, ano, para sa pagwa-vaccine ng mga dogs. Well, sa amin, ay talagang nandoon talaga ang blue team ni Marvin Relio. So, marami-marami pong salamat. Ayan. Si Chaplain Raleigh, kanina ko pa yung tinatawagan, hindi nagsasabi kung darating o hindi. So, maganda rin yan, hindi ba? Kasi siya ay dapat kasi magkilala rin kayo. You know why? Dito siya sa Murphy at ang kanya mga advocacies ay kung paano ang pagsisilbi at pagtuturo sa mga kabataan. He goes from one school to another. Okay. So, kumbaga ikaw sa inyo sa Barangay Blue Ridge, diba sa Barangay Blue Ridge, kung meron kayo mga ano sa mga children, katulad mga anti-drugs, ayan ano, mga ganyan, maaari ninyo siyang maimbitahan. Yan. Of course, Sensei Mike, kagawad, kasi we call him Sensei Mike in Anghel ng Masa, but actually he's a kagawad in Blue Ridge. Yan. And this is Chaplain Raleigh ng Values Formation mula sa Philippine National Police. Yan. Yes. Yan. So siya yung pumupunta from one school to another. It's all over the country. So pinilikom nila yung mga estudyante and then ito ay para gabayan sila hindi lang sa kanilang pag-aaral kundi doon sa paano nila tatalakayin at ihahakbang ang kanilang buhay sa na maging masagana pero marangal. Alam mo, mahirap yun eh. Yung mabuhay kay gaguide mo, maging masagana, pero marangal. Okay. And of course, good afternoon, Chaplain Raleigh. Magandang hapon po, Ma'am Tina, Sir Mike. Thank you po for having me here again sa Anghel ng Masa. Medyo nakakapanibago dahil ibang-iba ang bagong bahay ng CRS. Napaganda, no? At, yes. Let me congratulate everyone who has made this possible. No? Ang ganda. Wonderful. And ayun na nga, kanina, ayaw ko sa inyo. Sa inyo ba sa Blue Ridge, may umiikot na ngayon ng mga vaccine sa mga animal advocacy? Wala pa po. Pero regular po sa amin yun. Oh, regular din. Okay. Yes. Mga pusa. Oh yeah, kasama rin siyempre mga pusa. Alam mo, anti-rabies po yata. Oo, matutuwa pati mga pusa. Baka magselos yung mga pusa. Yes. And at the same time, Chaplain Raleigh, anong meron tayo dyan? Yeah, opo. We sa Anghel ng Masa po, we discuss issues at from time to time, we also discuss mga relevant issues na meron tayo ngayon. The past few weeks, we talk about corruption. Yes, all about corruption yung last week. Opo, last week. But this time, we decided to talk about relevant issues such like? As fears. Fears. Oh, ayan. Takot. Tama. Diba, no? So, eksakto kayong dalawa. That's the reason why gusto ko kayong mag-meet. So, yan ho yung mga tinatalakay niya, Sensei Mike. And knowing Sensei Mike naman, bakit din magagamit mo rin siya at makakasama mo rin siya, Chaplain Raleigh. You know networks? Why? Yes, because nasa kanya naman yung mga guidelines ng how to take care of mga you to protect themselves. Simple techniques. Okay. Simple techniques na hindi ka mamolestya. Simple technique na
kukunan ka ng cellphone. Simple technique na masasaling mo ng konti, masasaling mo siya ng ganun na kahit papano, and then makakatakbo ka. Yun ang mga tinatalakay rin. So, maaari kayong mag-augment dalawa. Self-defense yata yan, sir? Yes, sa self-defense. Na talagang defense na hindi ka masasaktan. Tinuturoan ka rin how to be wiser. Yes. Tama ako, Chaplain? Tama po. Yes, tama and Sensei Mike. Saka at the same time, knowing po kung aling batas ang kaibigan mo. Yes. Kailangan aalamin mo, tama, kung anong batas ang kasama mo. Yes. Oh, nasa panig sa'yo, nasa panig. Yes. Ito ang hawak mong batas, yun ang pinaka-importante. Yes, so yes. Po, tama. Oh, tama. Oh, oh. And of course, thank you kay Miss Annabelle Lasatin and of course kay Kuya Odoy kasi medyo nag-late na nung ininit ni Kaiser ng mga 10 o'clock yung car. Habi nga, mami, parang hindi maganda yung aircon masyado. So anyway, so pinatawag ko kay Kuya Odoy. Thank you kay, of course, kay Ninong Manuling Morato kasi yung amin, we have the same, we have the same mechanic. Yes, the group of mechanic. So, okay, thank you Ninong Manuling Morato para agad-agad din naman na dinala yung car kagad. Kasi dapat mag-grab kami. Sinatawagan kita, hindi ka sumasagot kasi ito eh. It seems mali yung number mo, ate. Been, again? Yeah, oh, makang hindi mo na-update yung ano. Well, anyway. Ano ba yan? Well, anyway, we are here. No, anyway, all is well. And again, thank you, Tito Manuling Morato. Kasi, sabi nga, sabi ko, Tito, I need ganito, ganito, ganyan, ganyan. Okay, papadala ko. So, agad pinadala tatlong mekaniko kagad sa house namin. Galing. Maganda pag marami kang connection. Hindi naman. Sobrang, hindi naman connection. Hindi, ibig ko sabihin, siyempre kasi we practically live in one neighborhood. One That's very good. Very good po. Very good po. Anyway, sige, balik na tayo rito. Yes. So, pinag-usapan po natin yung tema po ng fears. Opo. Ibig sabihin, takot. Takot sa Tagalog. Anong kinakatakutan natin? Well, tayo po ay universal po ang emotion ng fear, di ba? Yes. Everybody, whether you are in a higher echelon ng mundong ito, ng economic status, or pinakamababa, meron tayong fear. It is universal. Mm-hmm. Ika nga, sabi natin, kahit na sino ang pang pinakamatapang sa atin, meron pa rin tayong fear. Kahit na yung mga... Short miss kinamatapang, pero tinatago mo lang. Actually po, sa level ng mga bata, may fear ng exams. Sigurado yan. Oo nga. Okay. Hindi ka pa nag-e-examination na nandiyan yung sumasakitan dyan. Kasi nilanervious ka. Naiihi, parang gano'n. Lana ko yung teacher terror. Isa ba yun? Isa ba yun? Yan na naman. Parang ako yan, Diyos ko, malilate na naman ako. Diyos ko, ito na naman si Major Maneha. Actually, actually, I was early here. Kaya lang medyo meron mga protocols tayo. Hindi makapasok. Yeah. That's okay. Anyway, kanina, di mga ten, di kotse, pagkatapos, mamaya-mamaya, sabi na naman ni Counselor Rilio, tsaka yung wife niya na si Amy, ma'am, sabi nga doon sa area ninyo, ilabas nyo na yung mga aso ninyo. But you know, it was really wonderful of the Manlangit team. Mm-hmm. Kasi, talaga pinupuntahang nasa house. Ah, binabahay-bahay talaga. So, iba yung pupunta sa barangay, kung gusto mo. Pero sila talagang may warmthness. Kasi parang ano. Personalized. Yes, personalized. Pag dinala mo kasi yung aso doon at nakita yung iniksyon, meron siyang fears. Pati yung aso rin? Mismo ang aso siguro eh. Siguro nga, no? Siguro meron din yung dog. Nagamit ka. Nai-connect ka agad. Nai-connect. Okay. O sige. Alright. So in what way that you will develop fear? Ati at Tina, ang mga fears kasi una-una ay objective. Talagang meron ka talagang kinakatakutan. No? O kaya naman, ang mga fears ay subjective kasi meron kang naranasan. When we are growing up, nung panahon namin, nung araw, pagka ang nanay ko nung araw ay... Di ba nung araw, sir, pagka pumasweet ang nanay mo, parang gano'n, di ba? Ano? Uuwi ka na talaga kasi alam mong dalawa lang yun. Pwede kang sugurin doon kung saan ka naroon. O kaya aantayin kapag uwi, mas matindi yun. Ibig mo sabihin, pagka tumigil ng gano'n yung nanay mo. Alam mo na yun. Hindi nagrelita, pero alam mo na ang kahulugan nun. Okay. Actually, may sinasabi sa amin nung araw yung nanay ko, pag umuwi ka, makikita mo. Masyado matalinhaga. Okay. Matanda na ako, hindi ko pa alam ang kahulugan. Pero uuwi pa rin ako kasi alam ko merong dating sa akin hindi maganda yun. Pero alam mo, ginagawa ka masama. So, kasi nga, subjective ang fear. Meron tayong kinakatakutan, pero meron tayong mga naranasang fear. Correct. Tama ba? No? So, pero habang tayo lumalaki, nung bata tayo, di ba, yung mga laro, mga peekaboo, mga magulatan ng mga bata, those are fear also, kaya lang mga fake na fear yun.
Kasi later on, alam mo, tinakot ka lang, pero hindi totoo. Pero in real life, meron talaga mga real fears. Na isa sa maganda ang ating pag-usapan ngayon is sa mga nakikinig sa atin ngayon. Kasi na matanda ka na, nagkakaroon ka pa rin ng fear. Ano ba nakikita mo nang dumarating si Bombay? Yun, isa po yun. Wala kang pambayad kay Bombay. O kaya naman po, yung mga iba, pag nanalamin, na takot po sila. Ay hindi, may belo na eh. May talayan pa. May belo. Marami nang sagot dyan ngayon. Pag ikaw natakot na nalamin ka, meron kang problemang malaki. Okay. Oh. Kasi dadala mo yan kung saan ka naroon. Tama ba? Mm-hmm. So sabi natin, what are the fears of people today? Maaring yung mga tagapanig po ng Anghel ng Masa ay makaka-relate po dito. Yes. Kasi meron tayong tinatawag na fear of failures. Yung ba may mga tao po na ayaw nang mag-try, uh-huh, mag-risk, o kaya mag-level up dahil baka mag-fail lang eh. Diba, no? Uh-huh. So that is fear of failure. Also, meron tayong tinatawag na fear of unknown. Yung baga, fear of unknown. Maraming tayong mga bagay na hindi natin puntahan pa. That's why we don't want to do it. Unknown kasi. Mm-hmm. Also, marami tayo, sa case namin na nag-speak a lot, may mga tao, pag salitain mo sa maraming tao, hindi nila kakayanin eh. But for so many, just for my example, mm-hmm, you can place me in other settings na medyo kahit na paano, nagkaroon na ako ng ganong klaseng training na kahit gaano kalaki ang crowd ay kakayanin. Diba? But there are some people, there's the fear of speaking. O kaya talaga, naman, natatakot pag marami ng tao. Diba? Meron ganun, diba? No? Ewan ko, kasi siguro yan, pag maliit pa kayo, ganyan ano. Mm. Kasi yung mami ko, pag maraming bisita, etc., o tatawagin ka, di ba? Or whatever, ganyan-ganyan. O, Tina, you dance. Yeah. Ikaw pa lang special number. Entertainment portion. Andyan yan, minsan sabi niya, sige anak ko, you sing. Minsan, yung ano, yung ukulele, o whatever, ganyan. O, ganon. Di ate, maganda sa'yo, na-break in ka na maaga. May mga bata hindi, kasi. Hindi talaga. Meron talaga. Experience na ganun. Sabihin, ganun yung, ano, yung practice na kagad. Mm. So you already augment and train the children. Mm. Like katulad siguro, ano ginagawa mo? Hmm. 'Di ba? Marami na ng pulong. Opo, nagsasama-sama na. 'Di ba? Ikaw sa Barangay Blue Ridge. Ayan, dapat magaganda mga ano niyo, Blue Ridge kayo eh. 'Di ba, ma'am? Kasi I also concentrate on the depressed eh. Yeah, it's a project for. And may depressed din ba sa Blue Ridge? Meron pa, may maliit na community kami. Pero okay, ako, I extend over to the other side ng labor, which is Project 4. Like for example, marami diyan takot magsalita. Mm-hmm. So ginagawa ko po dyan, sa kanila ko pinababasa yung dapat lecture. Trains them among friends. You involve them. Magsalita. Mm-hmm. Especially yung poor English. Ako po kasi kung magturo, Taglish. Yes. Para maintindihan po nila. Alam mo, hindi nyo lang alam, si Sensei Mike ay may anak na yan na nasa media, na nasa ibang station. Sa Channel 2 ba siya? 7. Channel 5, okay. Meron siyang anak na, ano na, you see, you could just imagine. So, ha? Huh? Michelle. Oo, na yan ay nasa Channel 5. So, you could just imagine ng training din ng magulang, you know, just to upliftment of oneself, di ba? And at the same time, how to be pleasing also with others. Kasi ang mahirap, you have to teach your child how to uplift oneself. Mm-hmm. But, meron doon. But you still, you just simply have to be pleasing with others. Yes. Diba? In short, nakaatas ang moral mo, pero hindi ka mayabang. Nanonood siya ngayon. Diba? Tama. Yun ang ano, hi Michelle. Yun ang isang bagay na ano ko kay Sensei Mike. Mm. Kasi, you know, my two sons, especially si Kaiser dito, is actually like, parang uncle niya yan, siya. Oo, sumasa. Kasi mga bata pa sila. Kakasama Sensei Mike, na, no? Yes. Talaga naman. Sensei Mike was teaching them mga techniques in karate, in self-defense, very, very like important pa nung natin ngayon yan. Mga ganyang klase, mga knowledge na yan. Oo, at saka, sabi ko nga mga bagay na magaganda kasi maganda kayo mag-augment together. So maybe in one system hindi ba? Like isang matanong lang namin ni Chaplain Roddy, for example nasa jeep, hindi ba? Paano mo kung alam mo na nakawang ka, nararamdaman mo na, hindi ba yung parang ginikipot ka na, tawag what's that, ginigit-git ka na. Anong gagawin mo, Sensei Mike? Ma'am, yung unang tinuturo namin dyan, kunyari diskumpiado ka na, bumaba ka na,
Pag nararamdaman mo na na parang nanakawa ka, na. Kasi bumaba ka what na. What is 8 to 10 pesos compared to sa presyo ng x-ray? Tsaka yung magre-report ka pa sa police. Correct. Dahil laki ng gastos mo. Tapos secondly, kung ginigit-git ka na, pwede ka actually magsalita, lakasan mo na yung boses mo. Correct. Ngayon, babae ka, pwede mo... parang lalakasan mo yung boses mo, ano sasabihin mo? Sabihin mo, ay, huwag ka namang hipo. Then, ano yan? Tama. Parang, huwag mo ko ipuan. Yan. Sa, parang iskandal yan. Parang lalakasan mo yung boses mo. Miski wala akong ginagawa. Miski na walang ginagawa. Yun ang advantage ng babae. Pinangunahan mo na. Tsaka kasi yung mga lalaking katabi mo, mai-involve yan na tulungan ka. Tama. Yun ang mga technique na gano'n. Sino nang hihipo dyan? Eh kung sabi ng katabi, hindi ako ha, hindi kita hinihipuan ha. Parang gano'n. Pag gano'n, yan mo na sila magdebate, basta lumipat ka na rin ng lugar. Ika nga, risk so, reduction. Ilayo mo ang sarili mo doon. Yes, diba? Ang sinasabi po kasi namin sa self-defense, 90% is not being there. Umalis ka rin sa lugar. Diba? Walang mangyayari sa'yo kung wala ka naman sa lugar. And then kung kunyari, parang ano ka, ilalakad ka, di ba? Tapos alam mo, nandiyan dyan na yung motorsiklo. Room, di ba? Ayan. Tumechempo-chempo diba? Sa'yo. Tumechempo-chempo na sa cellphone mo, sa bag mo. Ano ang suggestion mo? Pag nararamdam mo, ayan eh. Ayan na yung motor. Broom. Di ba yan yung mga nag-i-snatch? Yeah, yeah. May panlaban po kasi kaming parang sinusubukan namin ikalat sa riding in tandem. And that is to take their picture. Kunan mo na ng litrato kung nakita mo na twice. Lalo na po yung mga may-ari ng tindahan, yung mga tambay dyan, tapos yung mga naglalakad. Kunan mo na ng litrato, tapos medyo lumayo-layo ka na, maghanap ka ng crowd. Kasi ikaw na lalapitan. Ngayon, kung mag-isa ka lang sa kalye, medyo bilis-bilis mo na yung lakad mo kasi nakamotor yun. Pero as much as possible, get the evidence. Which is the picture. Hindi mo paano makikita. Di ba nakatikib ng itim yun? Pero yung plate number. Matitindi po yung At the same time, deterrent yun ate. Kasi pag yung tao nakita yun, nag-selfie yung tinatarget niya, nakunan din siya. Deterrent na yun eh. Uy, teka muna, pinikturan tayo. Diba? Kaya magaling po ang ating kapulisan kasi normally, alam nila sa suot na jacket, sa time na nangyari, may suspects na sila. May suki na rin ang magnanakaw. Alam mo yung parang ganun, nagkakakilalanan din sila. May mga profile kasi yan. Nagkakakilalanan din sila, no? Tama. Kailangan lang po nila, magbigay ka ng data. Kasi they have to work on something. Yes, tama. So, kita mo yun, siyempre na rin, nagkakakilalanan din sila. Actually, magkaka-choke lang yung minsan dyan. Iba yun. Mga friends din sila. Ikaw na naman. Ikaw ulit. Hindi ba? Kaya dalawa kami, kaya in tandem kami. Hindi ba? Alam mo yung mga ganun eh. So, at least maganda talaga, at least may cellphone ka, hindi lang pantawag, pang maaari mo rin yun. Pang ano, sa secure sa sarili mo. Kasi mga selfie, magagaling natin sa selfie, mga bata, di ba? Kunan mo yung nasa likod mo. Diba? Kunyari, kinukunan mo yung sa likod mo. Pala kinukunan mo na. Very effective technique mo yan. Oo nga. Kasi kung kung nakunan mo, assuming na hindi pala ikaw nanakawan, baka yung tindahan na nanakawan eh. Meron ka na kagad litrato. Correct nga. Nakita ko kanina yan eh. So, sa police. Magagamit yun. Yan, hindi ba? Yes. Ano sinasabi ko? Di ba maganda kayo in tandem kayo? Opo. Yun ang sinasabi ko. Kaya gusto ko kayong pagdikitin together talaga. Opo. Ate, okay. Meron po tayong mga responses sa fear. Ito, general knowledge naman ito. No? Mm-hmm. Pag natatakot po ang isang tao, isa po niyang response ay yung flight. Ano yun? Flight, tatakbo. Okay, diba, flight. No? Diba tayo nung araw ganun? Nakakaayos na ako, di ba? O kaya naman, may mga bata naman, pag merong takot, ay... Galaw ng galaw, pero hindi naman nakakaalis. Ano yung mga ganon? So, number one na response na isang tao natatakot ay flight. Mm-hmm. Another response ay yung fight response. Ibig sabihin, he was placed on the wall, wala nang papuntahan, na-corner na. Lalaban na lang. Diba? And that is also one response. Pero meron po isang klase pang response na medyo delikado. Kung yung una ay flight, yung pangalawa ay fight, yung pangatlo is prose. Meaning sabihin, sa sobrang takot, yung kanyang capability gumalaw, nawala na.
Di ba, meron tayong mga olden pictures nung araw, sila Dolphy or whatever, na mga komedyante, kunwari takot-takot. Galaw na galaw, tumatakot, pero di gumagalaw sa, ano, sa pwesto, di ba? No? And that is a response mechanism ng iba't ibang tao. Depende yan sa personality, depende yan sa orientation or sa training ng isang tao. Kaya importante yung mga drills na ginagawa ngayon. Or even yung mga nagte-training, katulad ni Sir Mike, ano? Importante yung kasi yung training kasi yun ang kailangan maiging reflex response pag merong stimuli na something is on them. Di ba, ano? Kaya importante yung training na nakuha ng isang tao, eh. Di ba? So, dun kasi papapasok ang kanyang maiging response. Tama, no? So, again, Sir Mike. Yeah, sabihin ko lang just to add to that one, no. Kasi po nakukuha po namin sa seminar yung 90% which is yung flight. Yes. If we can train you to be aware, we can train you na tumakbo. Ngayon yung last 10% naman, kailangan naman ng training noon. Kasi that is when you have to fight. That is when kailangan po nyo train kayo. Yes, dapat may kakalaman. Yeah. May kaalaman ka naman dapat. Hindi then, pwedeng wala kang alam, di ba? No? Hopefully na lang, if you are aware at marunong kang lumaban, hopefully, hindi ka mag-freeze. Yes, yan ang hopefully. Kasi mahirap. Kaya maganda nga, sir, talaga meron kang training. Eh, no? Yes, importante. Kasi mayiging, kung anong alam mo kasi, yun ang mayiging default setting mo, eh. Yes. Diba? Yun ang magiging reflex response mo. Whatever is nakaamba sa'yo. Yes. Tama ba, no? And, ating i-welcome ang ating magandang regular co-host dito. No? Hindi pwede natin papansin ng Dr. Grace. You're welcome. Magandang binibini. Kaya, ganoon sa inyo lahat. Sorry, I'm late. Kami naman suddenly, nag-freeze. Kami naman yun ang response namin. Dumating ang maganda kasi. Okay, kaya kami nag-freeze. Hindi kami natakot. Wala yung fear. At least hindi nawala ang fear. Dr. Grace, pinag-uusapan po namin yung fears. Yeah, para malaman niya, di ba kilala mo si Chaplain Rally. Okay, and then of course, Miss Grace, siya naman si Sensei Mike Rosa. Siya ay kagawin dito sa atin sa Blue Ridge. Kasama rin natin sa Anghel ng Masa. Siya yung nagtitrain sa mga reflexologists natin nung araw bago gagraduate ng self-defense. Wow! Kasi noon kasi, meron tayong reflexology program. So, lahat siya, tuturuan sila mag-reflex, et cetera. Pero walang gumagraduate nang hindi nakakakuha ng self-defense course. Wow. Libre yun. Wow. Libre yun. So with that, Sensei Mike Rosa takes care of that unit, no? Yung self-defense. So in short, kasi sabi nila noon, uy, at Teena Clemente, years back, ha? Siyempre, hindi pa uso yung reflexologist. Uso pa lang yung manghihilot. O, yun nasa, nasa club ba yun? Yung, ano yun, nasa mga sauna. Sabi nila, uy, Teena Clemente, ano ba yung ginagawa mong project mo pang prostitution? Totoo yan, inabot ko yan. Inabot ko yan. Hanggang na, well, it was the time of Jambi Madrigal. Si Jambi Madrigal noon, una na nagsabi na, hindi, Teena, tutulungan kita. Hindi pa siya senador. Okay. And then, sabi niya, tutulungan kita. Sabi niya, bibigyan kita ng mga magtuturo ng reflexology sa lahat ng libre. Wow. Yan. And then, after one session, hanggang sa sinabi na niya, dumating na ang testa sa buhay ng Anghel ng Masa. Diba? Alam mo yung Sensei Mike. So, lahat ng sa Anghel ng Masa graduate are bound with testa certificates. Yes. Ah. Ngunit, ang ginagawa namin, hindi porke libre ay magaang, no? So, wala pa rin maaaring mag-graduate nang hindi kumukuha ng course sa kanya ng self-defense. Bakit? Kasi, pag ikaw ay nag-anghel ng masa at pumatol ka sa may asawa, in short, you prostitute yourself, tiwalag ka na. Ah, okay. Part pala ng ano yan. Yeah, it is part of the system. Kasi, kasi ang end ko doon, you promote goodness and betterness not to the extent to put you more down. Yes, diba? Tama. Kasi noon nga, diba, sabi na pag masahista, kailangan na sa mga sauna parlor. Diba, noon, parang stigma kasi. Na yung pero ngayon, meron maganda na ngayon ang pangalan ngayon, spa. Yung, ngayon kasi may mga spa na. Diba? May mushers. Wala na gumagamit ng sauna ngayon.
yun. Oo, di ba? Spa na yun. Mga mosher, spa na, usapan na yun. Oo, may food repacks na ngayon. Di ba? Soshi na. Na. Kung naalala mo, nakakonsentrate po sa dalawa yung mission ko noon eh. Number one, pag lumabas sa bahay yung ating therapist, may pera. May pera siya. So okay. Kung may mga nakatambay sa labas, yes. Liable ka na siya sa hold up. Eh, kasi madaling araw ang kumuhin nila, mga 2 or 3. Tapos the second one din, na medyo sensitive, yun ang cha-chancing. Di ba haba nagre-reflex? Kasi baka gusto mong client yun, mahilig lang man-chancing. So how do you defend yourself? How do you defend yourself? Okay. Yes. Without insulting yung customer. So medyo mahirap yun. So ang end namin doon, kung ikaw ay ni-rape, habang nire-reflex mo siya, gusto mo. Kasi alam mo... pumayag ka. Kasi pumayag ka. Kasi alam mo na, na bago ka naman ma-rape niyan, alam mo nakahiga yan eh. So, ikaw ang in command. Yes. So, tinuturo na kung ano ang gagawin mo. Okay. So, pag ikaw na... na ibang posisyon, ikaw na sa ilalim, siya yun na sa taas, na that's different already. In short, ginusto mo. Uh-huh. Actually, yun na nasa question kanina, bakit of all the Anghel na Masa sa mga natin, bakit sa nagmamasahe? Kasi, yun, sinagot naman ni Sir Mike, kung, yes. Kasi kinakailangan na nila as they go around with their, well, kailang income generating, paglabas nila, may pera sila. Kasi wala kang puhunan kung hindi yung kaalaman mo, dedikasyon mo, at saka yung puso mo. Uh-huh. Ngayon, kasi tinry namin nila Colonel Jerry Samudio noon na, alam mo, marami man kami mga kariton na pinagawa si Colonel Jerry Samudio. Mm-hmm. Hanggang sa nag-try kami ng mga saging, meron mga buko from Batangas. Alam mo, ano, parang yung sino gusto maglako. Parang ano, income generating. Yes. Livelihood. Sometimes, yung iba, they get okay. The others, na wala na, hindi na nila paikot yung puhunan, nawala pa si Kariton. Nawala pa, nabenta pa si Kariton. Oo, yun. So, sabi ni General Victor Corpus, General Victor Corpus, nung pinatawag kaming dalawa ni Colonel Jerry, kayong dalawa, sabi nga, mag-isip kayo, yung something na maibibigay ninyong proyekto na maitutulong ninyo na yayakapin nila at mapagyayabong nila. Yun. So yun, nung dumating nga si Jambi Madrigal sa buhay ko, tsaka pinag-augment ni Jambi at tsaka yung Tesda, then we, ano, yung actually we have 5,825 graduates. 5,000? Yes, yes. Wow. Yes, di ba, Sensei Mike? Congratulations. Di ba ganun ka? Kasi every 6 months kami, roll on roll kami noon. Nakalimang batch yata. Di ba, ang dami-dami namin ganun. So, and actually, and ngayon, as for our record, ang ano, mga 400 na lang yung natitira dito sa Pilipinas na may ano, lahat sila nasa abroad. Ay talaga? Yes, oo. Yung iba, they already had their own parang sari-sari store. Yung iba, meron silang mini grocery sa kanilang mga lugar, let's say in Pangasinan and others. Wala na kasi nag-graduate na yung mga anak, parang ganun. At least naging sustainable yung kanilang ano, nakuhang alam naman, paalaman. Yes, diba? Yes. Alam nila yan and... yun nga sinasabi ko eh, hindi ba? You don't, kasi ako, I forget about the goodness what we do to them, no? Now, if they remember you, thank you. Yes. If not, okay then. Okay lang yan. What is important kasi, what is important talaga yung natulungan mo lang sila. Yes, yun lang naman. Per se. Yung si Joseph Vergara, yung negosyante, uh-huh. You know, reflexologist natin yan, graduate yan sa akin. Yes! Oo. Ang dami dyan, yung minsan-minsan dumadaan dito, minsan dumadating, minsan nagbibigay ng kung ano-ano. Yes! Yes! Talaga. At least, because they're already business person. Malaking tulong talaga yung nagawa ng training because it conquered one of the biggest fears, di ba? Yung walang pera. Oo. Malaking nakakatakot talaga pag wala kang pera. Hindi, siyempre, hindi, wala ka nang pera. Di ba, wala ka nang pera, wala ka pang alam. Ang hirap mo, di ba? At mahirap katabi yung mga walang pera dahil baka makain ka pa. Di ba? Wala ka nang pera, wala ka pang alam. Anong gagawin mo? Di ba? Talagang fear talaga. Talagang okay. Fear. Now, ano yung kasunod na tapos? Meron tayong ilang mga proposals. Pwede nyo rin siguro itong i-complement ng mga suggestion ninyo. No? Mm-hmm. Kasi nga, we believe that, sabi nga ni Mike Datuhin, yung ating kaibigan sa LaGuardia News, sabi niya, security is
security is our own responsibility. Mm-mm. Hindi mo pwede iasa yan sa police, although magaling mapulis natin, pero hindi mo pwede iasa sa ibang tao ang iyong sarilang seguridad. Diba, no? So, ilang mga suggestion natin siguro para makapag-augment doon sa, alam mo minsan yung fear, para siyang ano eh, para siyang contagious, sir. Yes. Una, isa lang may takot. May ng konti at kwentuhan sila. Mm-hmm. Lahat sila, puro takot na. Mm-hmm. Correct. Ang pero lang naman nila pala, nakatakot sa TV kagabi. Lahat na damay na, ika. Diba, no? Nakakahawa. Para, ma- pala. Para mo may sumagot na may multo. Oo. Hoy, may multo! Kasi natakuhan na doon. Kasi natakot na. Oo, ganun. Ako mga isa kaibigan ko, nag-selfie lang, sabi sa salamin. Mm. Sabi niya, may katabi ka. Anong katabi ko? Wala naman katabi. Inilaloko lang mo siya pala. Diba, no? So again, contagious yung fear. Diba? So dapat, marunong tayo i-handle ito. Some of our suggestion is, have a secure mind. Meaning, set your minds on things that are positive. Mm. Diba? Kasi kung ang laman ng isipan mo, ito, sinasabi ko sa mga estudyante ko,